M3DAS is a system composed of an Android-based survey app and GIS-based mapping and data analysis designed for determining mechanization resources that can be visually represented through various types of maps to be used for planning, monitoring, and ascertaining the mechanization situations in specific localities. Developed by the Center for Agri-Fisheries and Biosystems Mechanization, or BIOMEC, of the University of the Philippines, Los Baños. Funded by the Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources, Research and Development, or DOST-PICAR. Sa M3DAS, yung idea about M3DAS actually started kasi yung search namin for meaningful na mechanization data. Dito kasi sa Philippines, ang index na ginagamit namin yung horsepower per hectare. Ngayon napansin namin every now and then, every 5 or 10 years, nagko-commission ng government, mag-survey kayo. Sa ating current survey method, ang isang enumerator ay pupunta sa area where the respondents are. Tapos tatanungin nila ito and the answers are written on paper form. Ngayon, after all the answers have been collected, ini-input na ito manually sa computer or sa database. So, napansin namin walang continuity. Tapos yun nga, ang ginagamit yung paper survey pa. So, masyadong tedious, masyadong essentially malaki masyado ang gastos. So, we thought of a system na ma-overcome yung weaknesses na yun. At the same time, ma-update yung data continuously. At saka may store yung data na dire-diretso, hindi yung every now and then pabago-bago. Using an app na mag-automate nung entry ng mga answers ng respondents, and then after all the answers have been collected, na-automate na rin ang pag-input nito sa database. Ngayon, ang karamihan ng ating mga machines ngayon ay ang survey na nakikita natin sa mga agencies, usually yun lang yung pinamimigay ng government. Marami pang mga machines na hindi na-account dahil ito ay privately owned. So isang advantage nitong M3DAS app is that magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng continuous a collection of data or continuous updating ng database. What inspires Picard to fund the M3DAS project? First, it addresses an often neglected or undermined national problem in the agricultural machinery industry of the country. Second, it is aligned with the priorities in the HNRDA. And finally, it generates information and communication technology or ICT-based outputs such as mobile and desktop applications, databases, and different types of maps of the mechanization resources in the country. If we are to modernize our agricultural economy, we need to seriously adapt data-driven policy formulation, development planning, and decision-making in the farm. M3DAS will come in handy, smart, and useful. The target beneficiaries are the local government units, our planners, the policymakers, the Department of Agriculture like the BAFE, our state colleges and universities, and of course, our farmers. Doon sa phase 1 ng M3DAS, kasi nga paperless data capture, so at that time, maraming mga open source na programs na pwede natin gamitin. So
So we settled upon ODK kasi simple yung interface niya at saka madali kang mag-design ng ano ng questionnaire. So that time ang crops na una namin tinarget is rice, corn, sugarcane tapos fisheries. During the phase 1 din, since ang pinagbabasihan namin yung government data, so akala natin ko konti lang yung machines kasi yun pala kaya ganon. Ang meron silang record, yun lang mga ibinigay nila. We were surprised when dun sa unang punta namin sa isang project site na isang maliit na bayan sa Capiz. Doon namin nalaman na thousands na pala yung machine. So, hindi ganun kasimple. Kasi nga, gusto natin makapture yung bigay ng government at the same time yung privately owned na machines para makita natin yung buong picture ng ano, mechanization. So, after the phase 1 of the project, we met with Sugar Regulatory Administration through Engineer Laverne and they signified their intention to use the application. Kasi kung mapapansin natin, so nakafocus yung inventory or yung survey ng mga agricultural mechanization sa rice and corn. Pero ang sugar industry, sila yung maraming malalaking machines like the four-wheel tractors and harvesters. For the improvements for the phase 2 of the project, so from ODK, we develop our own Android-based application. We also use QR codes and efficient data analysis. Currently, ang phase 2 entry das app is undergoing field testing. So, dito natin malalaman kung ano pa ang mga kailangang i-improve para mas maging efficient at mas maging maganda ang system na na-develop ng M3DAS project. At sa puntong ito, kailangan natin ang inputs ng mga enumerators at ng mga stakeholders na involved sa sugarcane mechanization. Yung M3DAS project or yung output ng M3DAS project ay twofold. Yung isa, the M3DAS app is a tool for data gathering. Ang isa rin sa output ng M3DAS is an analysis system na after inputting all the information, magkakaroon ng analysis of data na kung saan natin makukuha yung capacity, yung locations ng mga machines, ano ang mga machines na kailangan, and gaano karami ang machines sa isang area. So sa akin, nakikita na usefulness nitong ano nitong app na dinevelop natin. Una, maka-quantify natin yung state of mechanization particular sa sugarcane industry. So, lagi kasing sinasabi, laging underutilized o kulang yung mga farm machineries. So, sa app na ito, at least merong magkakaroon tayo ng tamang inventory ng mga farm machineries and equipment. And madidetermine natin kung ito ba ay husto or sustainable ba yung quantity ng ating farm machineries para sa full mechanization ng ating sugarcane industry. I think basically the importance of the app would be in determining the baseline area that has been mechanized so far, and in reference to that, what SRA and its partners in the sugarcane industry can do to further boost farm mechanization throughout the country. So in the case of different mill districts, the apps can be used by its extension workers, which will be deployed throughout the country to determine the actual baseline of farm mechanization and the concrete steps which will be taken to in order to address the need for further
mechanization plans of the organization. So ang gusto nating maging outcome nitong M3DAS, yun nga, magamit siya ng mga LGUs, mga government agencies for continuous data gathering, tapos magamit din nila for planning, for monitoring, at saka implementation ng ano ng mechanization projects. Essentially, para meron silang basis from which kung magbibigay ulit tayo ng machines, meron tayong basis, alam natin kung ilan pa ang kulang, saan dapat ilagay, at saka anong capacity. So yung mga parameters na gano'n na previously hindi nako-cover ng ibang methodologies. It is our hope na with this phase 2 wherein ka-partner natin yung SRA, we hope na talagang magamit nila ito sa kanilang ano mechanization planning. Kasi as of now, ang coverage natin is 2 mil districts lang, although there is a plan to expand to 5 mil districts. So hopefully after this phase, magpatuloy na, and hopefully mapansin din ng ibang government agencies para mag-benefit din sila dito sa system na to.